Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, at good evening naman sa iba mga lugar. So glory to God. Thanks God. Psalms chapter 78 verse 19. Basahon ko. Sundan nyo sa inyong mga Biblia. So man, good morning. And praise the Lord. Okay, sabi dito. Yeah, they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Sabi nila, can God furnish a table in the wilderness? So let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po our Heavenly Father sa buhay at sa lakas. At salamat sa iyong salita. Sweet Holy Spirit, help us, help me, at sa pagbahagi ng salita, meron kaming blessing, matutunan, mapakain spiritual ang aming mga puso, at ganun maabot ang aming spiritual needs dito sa on-site, maging sa online. Patawad po sa aming pagkukulang pagkasala, thank you ng marami, at kayo po ang umauna sa amin. Purihin po kayo, salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang title ngayon ay, Instead of Can God? It should be God can. Instead of can God, it should be God can. Imbis na sabihin mo nga kaya ba ng Diyos, dapat kaya ng Diyos. Diba? Kumbaga, iba kasi yung can God, parang gadawt ka and God can, kaya ng Diyos. It can be done. Kaya dito sa Psalm 78 verse 19, ito yung statement na kung saan yung mga tao dun sa wilderness, sa mga Israelites kasama ang mga mixed multitude na sumama from Egypt papunta sa Promised Land, mga mixed multitude na tawag yan, na sinasabi nila, can God? Ito ay kanilang pagdududa. Kaya dapat yung doubt your doubt, pagdudahan mo ang duda and believe the promises of God. Amen? Pagdudahan mo ang iyong pagdududa at believe, maniwala on the promises of God. Yan dapat. So ito yung mga tao, they are against God, na nag-influence sa mga tao na to, sa mga people of God, the Israelites, na kasama nila mga mixed multitude, kaya nagkaroon sila na pag-against sa Panginoon. Kaya doon sa Psalm 78 verse 19, yeah, they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? Ang Diyos ba ay kaya niya nga mag-furnish, ibig sabihin maglagay ng pagkain sa lamisa doon sa wilderness, doon sa ilang, sa disyerto, sa parang, ibig sabihin ay ang lugar na yan ay ibig sabihin ay walang mga bahay, walang mga katulad sa atin na mga commercial building, mga squatter area, or mga subdivision. Kaya yun ang kanilang katanungan. They are against God. They tempted God. They provoke God. Maging sa verse number 17, Psalm 78 verse 17, and they sin yet more against Him by provoking the Most High in the wilderness. Yung provoking ba ay iniinganyo ka? Pinipersuade ka na imbis sa maniwala, mahalin ng Diyos, ay subukin pa ang Panginoon Diyos na magsalita laban sa Diyos. Yun ang ginawa ng mga tao doon sa wilderness. They provoke God. Sa verse 18, they tempted God. Sabi dito, sa verse 18, and they tempted God. Ibig sabihin, tempted ay tinistingan nila ang Diyos. Hindi yung tinukso nila ang Diyos, kundi yung tinisting nila ang Diyos in their heart by asking meat for their lust, sa paghingi ng pagkain ayon sa kanilang kagustuhan, sa kanilang lust of the flesh nila. They forgot His works. Nakalimutan nila yung ginawa ng Panginoon. Tila baga nagkaroon sila ng amnesia. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa mga Israelites?
at nasaksihan nyo ng mga mixed multitude na nandun na hinati ng Diyos yung dagat na pula, Red Sea. Pangalan lang yun, hinati ng Diyos na ginamit niya si Moses na kung saan yung dagat na yun. At siyempre, malalim yun na nandun na naging ito yung lupa at naging yung wall ay yung tubig yung wall. Could you imagine, no? Habang galakad, kasi makita nila ang daming mga coral reefs o mga isda, mga colorful. Ditong side, yung wall niya ay tubig. Yung pinakita ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, na kung saan doon ay nakalimutan. At yung sinalakay na sila ng mga Egyptian, ang ginawa ng Panginoon ay binalik yung tubig, dagat, at nalunod yung mga nakakarwahin na mga humahabol sa mga Israelites. Na walang mapuntahan yung mga Israelites sa doon humahabol sa likuran nila, mga Egyptian. Sa harap naman, dagat. Sa Panginoon lang sila nagtiwala at salamat sa leader na si Moses. Yung mga bagay na yon ay nagkaroon sila ng amnesia. Nakalimutan nila yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya dapat siguro sa mga buhay nila, mayroon silang tagasulat, sinulat nila yung ginawa ng Panginoon para ma-remind sila at mag-meeting. Meeting tayo itong ginawa ng Panginoon itong araw na to na niligtas tayo sa kamay ng mga Egyptyo, ng mga Egyptian. Kaya rin sa buhay natin, no? I-record natin, ito pala, sinagot ng Panginoon ng prayer ko. Nag-pray ako, walang trabaho. Tapos nagkaroon ng trabaho. Nag-pray ako na magkaanak. Wala akong anak na magkaanak. Magkaroon ng anak, nagkaroon. Ito, nag-pray ako na walang asawa. Tapos, nag-pray magkaasawa, nagkaasawa. Nagkaanak. O, yun. O, maraming mga kwan na walang trabaho, walang pera, pambayad ng kuryente, ng tubig. Nag-pray ka. At tapos, nag-provide ang Panginoon. May ginamit siya na ibang mga tao o ano mga sirkumstansya sa buhay. Kumbaga, dapat nililistan natin yun. Ito yung prayer list mo. Noon nga, alala ko yung antagal namin nag-pray ng motor, cycle. Walang ganong pera. Kunti lang naman, no? Kunti lang may pera, pero kunti lang. Mga more or less, kwan lang naman, mga 100 o more or less 1,000. Pero nag-pray. Ay, siyempre. Tricycle, nag-pray. Yan, pray lang. Makita ko yun sa prayer list. Magkaroon ng organ, gitara, ukulele. Pero, gin-provide ng Panginoon, imagine, out of nothing. So, yun, prayer. So, kung ilista mo yun, o pambayad sa hospital. Ito, yung every time ang hospital si nanay nun ay, naalala ko lang ay 10 times. At 10 times yun at may bayad yun. Ang lilinis na bayad, tanggal na, discounted na ng senior citizen at ng PhilHealth. Minsan ang babayaran na mga 20 to 25,000. O saan naman kukuha ng pera? Wala naman akong sweldo. Akong galaga kay nanay for 7 years. Si Kuya Ricky naman bilang pulis ay nabibigay siyempre. Alam mo, ang balayran ay 25,000. O magbigay siya ng 15,000. O sinanapan-hanap ako ng 15,000. Wala naman. Pero alam nyo, sa 10 times na basis na ganun palagi, na-provide ng Panginoon. Nakakapagtaka nga, siyempre. Siyempre, ang Panginoon gawa na ng Panginoon yun. Kaya kapag minsan may problema pag ganitong bagay, ay, ako na to, naranasan ko na to, naranasan na natin to. Kaya God will do it again. Tutulong uli ang Panginoon. At lilipas rin. And then, another na naman, ay, naranasan na natin to, so magtiwala na tayo sa Panginoon. Kaya sa ating buhay, huwag mawala yung pag-asa. Kaya mayroong mga pangalan ng simbahan ay Hope Baptist Church. At huwag rin mawala ang pananampalataya, Faith Baptist Church. Kaya meron naman, Rejoice Baptist Church. Love Baptist Church. Agape. Kaya minsan ang pangalan ng mga Baptist Church ay sa yung mga fruit of the Spirit. At kung sa man lugar ng lugar, pangalan, yan. At siyempre, sa atin naman ay Christ Baptist Mission. Si Lord Jesus, no? For we preach Christ. Kaya dito ay nakalimutan nila yung gawa ng Panginoon. Na nagkaroon sila ng amnesia. Sana tayo, huwag tayong magaya dun sa noong unang panahon na nagkaroon sila ng
amnesia. They turn back in the day of battle. Kasama na din yung tribe of Ephraim sa verse 9. At nagkaroon sila ng mga naging stubborn, matigas na ulo, rebellious generation. Kaya makita nyo yan sa Psalm 78, verse number 8. And might not be as their fathers, as stubborn and rebellious generation, a generation that set out their heart, set not their heart aright, and whose spirit was not obedient with God. Basahin natin sa Psalm 78, verse 41. Sabi dito, sa verse 41, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. So, tinisting nila ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon ay, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Unlimited, ginlimitahan nila yung kapangyarihan ng Holy One of Israel. So, ibig sabihin, huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga bagay sa atin na imposible sa tao, sa Diyos ay posible. So, kailangan na natin ay pananampalataya. Kaya sa atin dapat ang ating motto ay believe and you will see. Hindi dapat tayo ganito. Hindi dapat ganito ang ating motto. To see is to believe. Maniwala lamang ako pag makita ko. Hindi tayo dapat ganun. To see is to believe. Hindi yan dapat. Ang atin dapat ay believe and you will see. Believe, maniwala ka sa Diyos and you will see the power, the miracle of God. Oh. Di ba nangyari yun sa Old Testament na sinabi doon ng propeta na bukas ang kilo ng trigo ay maging ganito. Halimbawa, kung ipa natin sa ating time, bukas ang kilo ng bigas ay piso. Tapos hindi maniwala. Oh. Tapos ang nangyari noon, yung lima ba yun na kitungin o sampo na naglakad sila. Nabata kung ilan sila. Tapos sa paglakad nila, ang ginawa ng Panginoon, ang kanilang lakad ay parang takbo ng kabayo, mga karway, pang digma. Kaya yung mga Syrian army, nandun mayroon silang tent, may tulda, may kampo sila. Akala nila nag-hire ang Israel ng mga sundalo para lusubin sila. Kaya ginawa nila, karipa sila ng takbo, tumaka sila. Kaya yung mga tulda nila, naiwan doon kanila mga pagkain, mga damit, mga alas, mga gold. Pagdating doon na may mga kitungin na yun, yung sampo ba yun na kitungin, tiba-tiba sila, wow, dami pagkain, kain dito. Siyempre, tagutom na doon sa Israel eh. Doon sa Israel, ang kanilang pagkain na, minsan yung anak na nila, yung bata na, naalala nyo yung may dalawang nanay na ang anak niya ay, sabi ng nanay na isa, o nanay na isa, nag-usap sila, nang lulutuin natin yung anak ko ngayon, lutuin natin. Bukas naman, yung anak mo naman yung lulutuin natin. Ayun, niluto nga niya. Pero yung pagkada po lang, hindi niluto ng nanay yung kanya anak, yung isa. Uy, matindi na yun na natagutom, na wala nung makain ang mga tao, yung mga anak na nila, ng mga sanggol, baby na nila yung ilulutuin. Imagine, isipin mo lang kung gano'ng kahirap nini, no? May Dino, si Dean Birdrow, 1-year-old, lulutuin yan. Isipin mo yon. Grabing kwan yun, grabe na yung paghihirap nangyari sa Israel. Pero ganun po ang nangyari. Ang cause kasi ng paghihirap pag tumalikod yung mga Israelites sa Diyos. At ang sinamba nila si Astaroth, si Baal, demonyo. Yun ang sinasabi ng mga Diyos-Diyosan, si Baal. Kaya, ang ginawa ng Panginoon doon, nagtakbuhan yung mga Syrian army at naiwan nila yung mga tulda nila ng daming mga pagkain. At sabi ng mga kitungin yun, ba, kain sila dito. Punta naman si isang tulda, kain na naman. Sabi na, we do not do well. We do not do well. Hindi ito maganda. Yung ating dong kababayan, yung ating hari, yung mga taga-Israelites na nagugutom, kailang sabihin natin to sa mahal na hari. Nung sinabi yun nila sa mahal na hari,
ang ginawa ng taong bayan ay nagdagsaan, nagtakbuhan. O yung nagtakbuhan papunta doon sa kung saan naroon yung tulda ng mga Syrian army, at yung hindi naniwala sa propeta na sinabi ng propeta, bukas ibawa ang kilo ng trigo ay maging ganito na lang. Kumbaga, ganito kung sa atin pa, ang kilo ng bigas bukas ay piso. O, ay, ang kilo ng trigo bukas ay ganito. Napakababang, mababa ang halaga. Hindi niwala yung nasa pinto ang bayan. Ang nangyari sa kanya, yung nagrumargasa ng mga tao na nagkukumahog na pumunta kung saan ang source ng pagkain doon sa mga tulda ng mga Syrian army, ay dumaan doon sa mga tao sa kanya at siya ay natapakan, na-stampid siya at napatay siya. O, see? Kaya siya kasi, to see is to believe sa kanya. Pero dapat, believe and you will see. So, believe and you will see the power of God. Minsan, alala ko, nabasa ko yun sa, tapos ko nabasahin yung Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 28. Ano ako nabasa? Sabi, nag-advise si Apostle Pablo, sabi niya, ganito ang gagawin niyo, kasi naglayag ba sila? Naglayag. Nagsakay sila ng barko. Sabi ni Pablo, ganito ang gagawin natin. Hindi nakinig yung sa advice yung mga tao kay Pablo, Apostle Pablo. Mapinakinggan nila yung captain of the ship at yung isipa, kung di ako makamali, yung kapitan o chief, kung sino doon yung officer, hindi naniwala. Ano nangyari sa kanilang barko? Nalunod. Nalunod, napahamak sila. Sabi ni Pablo, kasi hindi kayo nakinig sa akin. Kung nakinig lang sana kayo, ay hindi sana mangyari yan. Kapon rin may experience ako. Mayroon experience na magkwan siya. Maglaminate siya ng yung poor registration ba. Sabi ko sa kanya, siyempre sayang naman isang buong ano, yung laminating paper. Paper, hindi yun. Laminating plastic. Film, laminating film. Kasi kung isang buong ganito, malaki pa dito, yung poor registration na word, dapat dito na sa ibaba. So, yung bakante doon, tatlo ka ID pa yun, gupitin. Hindi gamitin ba? Ay, so, siyempre, gusto niya yung matuto, at ginlaminate din niya. So, nalaminate na yung pan, pati lahat. Ay sabi ko sa kanya, at tapos, yung pan pa, almost 200 pa yung init. So, dapat mga 100, 150 lang. So, nung badawlin, nakalian siya, sabi niya, ay, pastor, oh, kung bagay tama, kasi pastor, kung bagay ako nakinig lang sana, ako ay, na, yun, hindi pa nasayang yung sobra kalahati na laminating film, di ba? Ay, so, hindi siya nakinig sa pastor. Naalala ko yung si Pablo rin, hindi kasi nakinig sa pan eh. Kay Pablo yung captain of the ship at saka yung chief ruler o kung sino ng officer dun. Ibig sabihin ganito rin, pag sinasabi ng Biblia at sinasabi ng pastor, so dito sa Word of God sinasabi, at pag hindi ka rin nakinig, ma-realize mo na lang na pag ginawa mo na yung bagay at tapos na, masabi mo, ay, tama pala si pastor, sinabi niya, siyempre sa Word of God, gano'n. Kumbaga, sa huli na yung pagsisisi. So, ganun. Kaya, marami tayong mga learning sa buhay na dapat nating pakinggan. Lalo na yung mga matatanda sa atin. Pag nag-advise sila ng ganito, ay makinig tayo. Except na lang kung may mag-advise sa akin ng matanda na pastor, ay ganito ang sabi ng palad mo, kapalaran mo, o ganito sabi pastor ng horoscope, na huwag kang pupunta ngayong linggo, huwag kang sisimba, huwag kang lalabas, sabi ng horoscope. Ay, pag sinabi na yun ng matanda sa akin, ay hindi ko yung paniwalaan, kasi basta wala sa Word of God, wala sa Bible. So ganun na, as long na sa salita ng Diyos, as long na sabi na pa what the Lord says, that's it the Lord, pakinggan natin. That's it, that's for our learning, ika nga. Kaya dito, ang mga Israelites na to ay sila ay stubborn, matigas na ulo, rebellious generation. Kaya nabasa natin kanina sa
verse 41. That's why hindi sila nakapasok sa promised land. It took 40 years sa wilderness. Could you imagine kung ang edad nilang yaon ay mga 40 years old, yung mga tatay na yon, more or less 40 years old, umabot pa sila ng 40 years pa doon sila sa wilderness, doon sa kagubatan, sa ilang, sa parang, na paikot-ikot lang yung buhay nila doon for 40 years. Pero kahit pa man, no, sa loob ng 40 years, sabi ng Bible, ang kanilang mga sandalyas ay hindi na sira, hindi na luma, basta 40 years na sandals nila, kumbaga sapatos o chinilas, 40 years ay hindi nasisira. Samantalang ating binibili na chinilas o sandals ay hindi nga abutan ng 1 year, no? Minsan nga, ilang palang months. Months lang. Minsan nga, wala pa nga 1 month, sira na kaagad yung sapatos o chinilas, di ba? Pero yun, bagamat 40 years sila doon sa wilderness, bagamat titigas ang ulo nila, ang biyaya pa rin sa kanilang Panginoon, ang kanilang mga damit o kanilang mga sandalyas ay hindi nasira. Kaya lang, hindi man nasira yon, pero hindi sila makapasok doon sa promised land. Kailangan muna nilang magkalamatay, ubos muna, mamatay sila yung mga matatanda doon. Ang matitira lang doon ng mga adult, si Joshua lang at saka si Caleb. Yun lang kasi yung dalawang spy out of 12 spies na naniwala sa Panginoon na, kaya natin yung mga higanti doon. Kaya natin yun, lusubin natin. Pero yung mga sampo doon na spy ay sabi na hindi natin kaya. Tayo lamang ay parang mga grasshopper. Tayo apan. Tayo lamang ay mga tipaklong sa kanila. Ibig sabihin yung mga higante, mga tao doon. Pero yung dalawa na yon, naniwala sila sa tulong ng Panginoon. Kaya natin lusubin yung lugar na yon. Kaya yung dalawa na yon, si Caleb at saka Joshua lang ang nakapasok sa Promised Land. Pero itong the rest ay hindi nakapasok yung kanilang kaidaran. Even si Moses, hindi ka nakapasok sa Promised Land. So, dalawa lang talaga yung nakapasok doon. At yung nakapasok, siyempre, yung mga anak na ng mga kaidaran ni Joshua at ni Caleb. Yung mga next generation niya. Nandun lang sila sa wilderness, paikot-ikot ang kanilang buhay hanggang maubos silang mamatay. Na this in sanay, 11 days journey lang pala mula doon sa kung saan sa paglabas ng Egypt papunta doon sa Promised Land. 11 days journey lang, Deuteronomy chapter number 1 verse 2. Sabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 2 ay ganito lang. Could you imagine, no? 11 days lang na paglalakbay, makapasok na kayo sa Promised Land. Bakit sinabing Promised Land yun? Yung Kanaan. Kasi ganyan pinag-aawayan pa ng mga Palestine, ng mga taga ng mga Hamas at ng Israelites yung Promised Land, hanggang ngayon tuloy pa rin ang away nila. Gawa rin nila niyan mga Israelites, di kasi sinabi na pa yung kasi ubusin, patayin yung mga tao doon, hindi nila pinatay. Bakit pinapatay ng Panginoon yung mga tao doon? Kasi ang sinasamba nila ay demonyo, kaya pinapatay. Kasi ang inoopiring ng mga tao doon ang kanilang mga sanggol, inoopiring nila kay Astaroth, kay Baal, ay mga babies. Kaya, abomination, karumalduman sa Panginoon yun. Kaya gusto ng Panginoon na ubusin dun. Kasi kapag makapag-asawa pa yung mga Israelites dun sa mga taga-Canaanites, sa mga taga-Amorites, pag nakapag-asawa dun, ma-impluensya pa yung paniwala nila. Kaya, kumbaga sa mga manampalataya rin, sa mga believers, dapat ang mapangasawa rin nyo ay manampalataya. Naniwala na si Lord Jesus Christ ay Diyos. Ang daming ang dito sa Philippines ay nadinig ko nga mga 20,000 to 40,000 Baptist churches and mission all over the Philippines. Ang dami pala. Yung iba kasi hindi na makikita, katulad sa atin, hindi tayo makikita. Yung iba naman nakikita, siyempre mga medyo naka-establish na, pero sa atin hindi masyado nakikita. Malay ba na, at least may signboard dyan. So dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 2, na imbis 11 days journey lang na paglalakad, umabot sila ng 40 years. Deuteronomy chapter 1 verse 2, there are 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir unto Kadesh Barnea. Could you imagine? Yun yung consequences of disobeying God.
instead of can God furnish a table in the wilderness, it should be God can. Instead of can God, it should be God can. Number one, because for God all things are possible. Number one, because for God all things are possible. So verse 4, mabasa natin doon, balik tayo sa Psalm 78 verse 4. We will not hide them from their children, showing to generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Yung strength, wonderful works. Kaya sa Luke 1:37, for with God all things are possible. Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Sa verse 13, divided the sea. Sa verse 14, na ang Panginoon ay nag-provide doon ng cloud. Kasi doon sa Middle East, pag araw ay mainit. Sa atin dito, pag 32, 33, 40 Celsius degree, mainit na, di ba? Siguro doon sa Middle East, doon nga sa Africa, Middle East rin yan 47. Ibang ko lang doon sa time na yun na nila Moses, nila Joshua at ni Caleb. Malamang mga 40 plus rin yun na Celsius degree. So mainit. So ang ginagawa ng Panginoon, nagpo-provide ang Panginoon sa kanila ng clouds. Kasi pag may cloud, hindi masyado mainit. Cloud. Cloud by day. At sa gabi naman, nagpo-provide ang Panginoon ng pillar of fire, haliging apoy. Bakit? Kasi pag gabi naman doon sa Middle East, napakalamig at maraming mga ahas. Kaya ang ahas ay takot yan sa fire, sa the snake are afraid of the fire. Kaya pillar of fire. At siyempre para mapainit rin yung mga Israelites. At siyempre naging light rin nila kasi wala naman nung electric cooperative o supplier na Meralco or NGCP. Kaya ganun. At sa verse 15 ay ipinakita doon na ang Diyos sa rocks ay nagkaroon ng tubig. Alam nyo na ang instruction lang ng Panginoon kay Moses ay paluin ng once lang yung bato. Anong ginawa ni Moses? Twice. Pinalo niya dalawang beses. Pinalo na. 1, 2. Lumabas ang tubig. Pero hindi siya nakapasok. Thank you. Pero hindi siya nakapasok sa promised land. Could you imagine ano? Si Moses, great man of God, leader ng Diyos. Pero masunurin siya. Anong sabi ng Panginoon? Ginagawa niya, di ba? Faithful siya. Sa lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit ng ulo. Imagine, ikaw ba naman ang maging leader ng siguro that time, ang mga Israelites? 1 million or hanggang 3 million siguro. Kasama yung mga mixed multitude. Could you imagine, ikaw ang mag-lead doon ng 1 to 3 million na tao? Tapos, mga kwan pa, mga matitigas pa ang ulo, sabi ng Bible, stiff-neck pa kanilang, ang kanilang maliig, stiff-neck, sabi doon. Tapos, masinsyoso lang si, at mapakumbaba si Moses, lahat na ng sakripisyo, ginawaan niya. Tapos, naprubok siya sa mga Israelites na palagi nilang galikramo, kaya, instruction na Panginoon na Moses, naging ng tubig yung mga tao, mga Israelites, kasama mga mixed multitude, paluin mo yung bato ng isang beses, lalabas ang tubig. Ang ginawa ni Moses, pinalo ng dalawa, 1, 2. Siyempre na-provok siya sa mga tao na na-pressured ba. Ayun, lumabas yan ang tubig. Pero ito, dahil hindi ka sumunod sa instruction ko, sabi ng Panginoon, Moses, hindi ka makapasok sa promised land. Sabi no? Ganyan, Panginoon, pag ano pa na ang instruction ng Panginoon, pag sabi ng Panginoon, susundin talaga natin. Wag kaligtaan yung pagtitipon natin. O tipon tayo. Kung pagustuhan lang ating mga sarili, kahit ako, gusto kong magpahinga. Pero, sabi na Panginoon, wag kaligtaan. Maliban na lang kung may sakit ka, siyempre. Siyempre, doon ka lang muna sa bahay niyo.
or may bagyo or grabe super typhoon. Siyempre, understood naman yun. Kaya sabihin kong hanggat kaya natin, malakas tayo, bigyan tayo ng Panginoon na kalakasan ay punta tayo. Kasi ito lang time na nag-gather tayo. O nag-gather tayo once a week. Once a week lang at ilang oras lang naman. Ay, sabi nga ay, ang Sunday is for the Lord, di ba? Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday evening. Pero nagtitipo lang tayo ilang oras lang naman. Tapos, Lunes na naman hanggang Biyernes sa school. Tapos, Sabado na naman, Linggo na naman. Kaya, yun ang consequence kay Moses. Hindi siya nakapasok sa promised land. Kaya, may lesson learned na tayo. Kung anong sabi ng Word of God, sabi ng Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon Jesus, ay gagawin natin. Kaya si Moses, ang ginawa niya, pinalo twice, hindi tuloy nakapasok sa pangako sa promised land. Sa verse 16, yung rock, lumabas yung waters. Sa verse 20, smooth the rock. Sa time nila, no, paluin mo lang, lalabas ang tubig. Sa ating time, ibang klase naman. Sa mga baryo, sa salok ka na sa bubon, salok ka, may tubig. Pero dito sa bayan, sa itong Kalibo, malapit na ito maging city eh. Maging city, Kalibo City. Pero ngayon, ang Kalibo pa lang ay size media pa lang eh. 6.5 pa lang, hindi pa city. hindi pa 7, 6.5 pa lang. Kaya, dito tayo sa Patag, dito sa capital town ng Aklan, Kalibo, buksan mo lang yung gripo, lalabas na yung tubig. Sa kanila noon, paluin. Sa mga baryo noon, sa balon. Pero ngayon, buksan mo lang, labas na yung tubig. Mayroon pang high-tech. Punta ka sa plaza, papakan mo lang, lalabas yung tubig. May pinahitik pa ngayon sa City Mall. Lagay mo lang yung kamay mo sa gripo. Paglagay mo ng sensor ba? Paglagay mo ng kamay mo, lalabas yung tubig. Could you imagine ano? High-tech na? Oh. So blessing ni Lord yun sa atin. Kaya, sa verse 24, at ito pa, nagbigay na naman ang Panginoon sa kanila ng bread from heaven. Verse 24, manna, tawag. Angel's food. Imagine, angel's food, mamulot lang kayo dyan. Pero mamulot lang kayo according lang sa kaya nyo. Huwag kayong mamulot ng magtitira pa kayo para bukas pa. Reserve ba? Inood yun. Ibig sabihin, yung bastante lang sa araw na to and live to God another day, God will do it again. So yun ang mga learning natin. At sa verse 25 rin, nandun yung manna. Sa verse 26, at naglikramo na naman ng mga Israelites kasama yung mga mixed multitude at nagkaroon ng east wind galing sa silangan na hangin at nagkaroon naman ng ulan na naman ng fowls or mga pugo, flesh, karni. At sabi ng Bible sa verse 27, ay katulad ng mga sand of the sea. Ibig sabihin, sand yung mga buhangin sa dagat. Nakapunta na tayo sa buhangin. Nakapunta na tayo sa dagat sa New Washington. Doon din sa Tangalan, doon din sa Camanse Norte. At makita mo doon sa tabing dagat ay yung mga buhangin, sand. Dami no, dami. Ganun pinadala ng Panginoon, nag-ihipan ng hangin ng Panginoon ng east wind at nagkaroon ng sindami ng sand of the sea ng mga pugo, quail, para karni. Ay, bugana na naman sila sa karni. At sila, sabi ng Bible sa verse 29, sila ay well-filled. Sila ay busog na busog. Ibig sabihin siguro, sa sobrang lang ano ba yung dagok? Sugok? Ano ang tawag ko? Sugok kung sa aklanon. Ano sa tagalang sugok? Katakawan. Sobrang lang katakawan. Halos yung mga kinakainan nila ng mga karni ay abot na hanggang sa liig nila. Minsan lalabas na sa kanilang mga ilong yung karni. Sa sobrang katakawan. Grabe doon. Walang contentment. Kaya tayo, nakita ko yung mga kahit si Brother Romeo sa ABC, sa Aklan Baptist Church, yung worker dyan na full-time. Pag kumain talaga siya, hindi siya kain ng marami. Pag nakakain na, okay na. Kunti-kunti lang.
para kita ko rin kung mga mayayaman nga nakakain sa Jollibee o dito sa Panimalay, makita ko yung usang mga kainan, kita ko sa mga restaurant, dito ang daming mga sobrang pagkain, sayang kung pwede nga lang no, kainin yun, basta walang sakit, no, parang hingin mo, no, or hingin mo rin para sa mga alaga, manok, pabo, aso, busa, no? So makita mo mga mayaman, kain lang, imagine, no, ang pinakamayaman na yun na NBA player ay si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Sa loob ng 5 taon na pagbabasketball niya, ang sweldo niya, one day, 8 million pesos isang araw. Sobra, 8 million isang araw. Isang araw, 8 million. Oh, isang 8 million na yun. Hindi naman na makakayang ubusin yun ng the rest of our life siguro. Pero sa one day lang, 8 million. Oh, imagine ano. Pero kuhan lang yun. Pera lang naman yun. Importante ay maganda kung masave siya, no? Kung makakilala lang, Serbian siya. Kung makakilala lang sana siya kay Lord Jesus, Lord and Savior, makaroon ng panggawa, sa gawain ng Panginoon. Sigurado yun, magbibigay yun sa mga missionary, sa world evangelism, sa gawain ng Diyos, sa mga Baptist churches, at sa mga charity. Magbigay yun. Mga save. Meron na save nga si Detroit Piston, si Javi, sino? Javi Ibe? Ibe? Javin Ibe? Munti na naging Iber? Kilala niya si Lord Jesus kaya Lord and Savior at preacher siya. Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is coming. Yan ang message ni Javin Ibe. Yung Detroit Piston and NBA player. Preacher na rin ang Panginoon sa Kristo. Kaya, ganun ang nangyari sa mga Israel with mixed multitude. Instead of can God, it should be God can. Number one, because for God all things are possible. Number two, because God is the rewarder to those obedient people. Because God is the rewarder to those obedient people. Kala, only Joshua and Caleb are among the spy na nakapasok enter the promised land. Si Moses did not hindi nakapasok sa promised land si Moses. Pero binigyan na siya ng pintulot ng Panginoon. Okay Moses, total hindi ka makapasok sa promised land. Akit ka sa bundok at tingnan mo na lang yung promised land. So nakita ni Moses yung promised land. Ay, ito pala. Na sabi ng Bible ay sa promised land na yon ay flowing with milk and honey. At yung ubas doon, na hindi ko mapakita yung Bible verse na yung ubas ba, yung isang bukos na ubas ba, kung bagay kung sa mga saging o ano ay, sa mga bulig ba na saging. Yung ubas doon ay dalawang tao yung nagabuhat. Imagine, dalawang tao ang gabuhat sa ubas. Siguro may kung sila may tukod, may kahoy rin. So, dalawang tao, di ko lang nakita pa yung verse na yun. Nabasan ko na yun dati pa. Kung yung maning ganun, ang lalaki ng mga ubas dun. Kaya, no wonder ang mga tao dun ay mga higanti. Kaya malulusog yung mga lupa. Pero, hindi sila sumasamba sa kay Lord Jesus o kay Yahweh. Kay YHWH. Kay I am that I am. Anong pangalan ng Diyos? Sabi ni Moses, Panginoon, pag tinanong ako ng mga ng hari ng Egypt, ng paraon, sino na nagsugo ikaw sa akin? Sino ang pangalan mo, Panginoon? Sabihin mo, no, kay paraon, yung king of Egypt, I am that I am. Ako'y si ako nga. Yan ang pangalan ng Diyos. At sino yung I am na yon sa New Testament? Si Lord Jesus Christ yun. Siya yung Diyos. I am the way. I am the truth. I am the light, and that is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the way to heaven. No other name na maligtas tayo. Not Buddha, not Muhammad, not Confucius, not church, but only the Lord Jesus Christ. Not religion, but relation. Not baptism, not Ten Commandments, but the Lord Jesus Christ. I am the life. Whether we live or die, we are in the Lord. I am the way. Jesus Christ is the way, the truth. Siya ang truth. Kaya no other truth
aside from Jesus. If it is mayroon na kasabihan na if it is new, it is not true. If it is true, it is not new. Kaya dito ay napakabait pa rin ng Panginoon kay Moses, na hinayaan na si Moses makita niya yung promised land. Israelites with mixed multitude provoke Moses, kaya yung tuloy ang nangyari. Kaya tayo pag naprovoke rin tayo, huwag tayong basta-basta lang mag-desisyon. Maging cool lang tayo, chill-chill lang. Yun sa Numbers 20 verse 11, nakalagay dyan, smoke the rock twice. Numbers 20 verse 11. Instruction of God. Ito yung mga instruction ng Diyos. If you seek the Lord, you will find the Lord. Deuteronomy 4:29. Sa New Testament, sa Hebrews chapter 11 verse 6, ay makita natin doon yung tinatong Hebrews 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Verse 6, for without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Panginoon yung nagbibigay reward sa mga naghahanap sa Panginoon. Ay, saan mo naman mahanap ang Panginoon? Ah, di ba? Mahanap ang Panginoon sa Word of God, sa pagbabasa ng Bible. King James Version na Bible. Through prayer, pray ka sa Panginoon. Pray ka sa Panginoon sa langit. Our God, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins. Tama ba yan? As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. No? For God, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Ever. So, nandun yung adoration sa Panginoon, ang confession of our sins, thanksgiving, and supplication natin sa Panginoon. At ang Panginoon nagbibigay reward sa mga naghahanap sa Kanya. Sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 29, di ba? If you seek the Lord, your God, thy God, you will find Him. So, makita. So, salamat. Back to basic lang tayo. Read the Bible, praying, church attendance, giving. Hindi pa nga tayo nag-practice masyado ng first. Kaya nag-asinso yung mga lalang ng mga Bible Baptist churches. Meron ko silang first fruit, katulad kay Pastor Arnel o Gisola sa Aras City. Meron ko silang mga first fruit, kaya kung may mga building project ba, kaya madasig na makakuan mga building project. Tapos yung iba naman na kuan, mga churches na kabili ng mga L3 para service. O, kasi sa mga first fruit yun, pero hindi pa natin masyado na papractice. Yan. Siyempre, sa ating giving, tithes, and offering. So, winning world mission. Pero world mission yun, nagbibigay tayo kahit konti lang, kahit minsan sacrifice, nagbibigay tayo sa mga world mission. Kahit sa mga pastor din, nagbibigay tayo. Instead of can God, it should be God can. Number one, because for God, all things are possible. Number two, because God is the rewarder to those obedient people. Number three, the last, because God is the creator of all things, visible and invisible. Because God is the creator of all things, visible and invisible. May mga bagay na nakikita natin, material things, invisible, immaterial things, ang Panginoon ang may gawa niyan. Kaya yung mga bagay na hindi natin nakikita, spiritual things yan yung will last, yung mananatili. Pero sabi sa mga visible things, God said, let there be light, at nagkaroon ng light. Ginamit sa gabi, nandyan yung moon, stars. Sa araw naman, yung sun. Pero imagine yung ginawa ng Panginoon ng mga planets, hindi nagbabanggaan, mayroong orbit. Could you imagine, ano? Yung creation ng Panginoon. Merong architect, the great engineer, ay ang Diyos. Designer, the great
the greatest planner, Panginoon. The greatest teacher, Panginoon, lahat na sa Panginoon na lahat, powerful. And then, sabi na makaroon ng firmament, it means heavens. Nilikan ng Diyos yung first heaven, yung clouds, sky. Yung second heaven, ito yung galaxy, Milky Way, planets, stars, moon, yun yung second heaven. Kaya nung nilikan ng Diyos yung first and second heaven, saan ang Diyos? Nasa third heaven ang Panginoon. Nilika ng trees, fruit-bearing trees, mga vegetables, vegetation, fowls or mga birds, fish, water, creatures, and seas, mga dagat, mga rivers, streams, fountains, and everything, mga visible, maging yung mga invisible things, yung hindi natin nakikita, yung mga angels. Sa YouTube, minsan na kakats up ng CCTV yung mga may nagagupad, no? May mga angels. At talagang makita mo naman yung angels talaga eh. Oh, it's either good angels or bad angels yan. Kasi yung ibang mga bad angels, yung tinapon ng Diyos sa from heaven, tinapon sa, yung mga UFO, mga fallen angels, mga UFO, kaya may nakikita silang mga flying object. Sa kwan yun, sa second heaven yun. O dun yun, yung, di ba sabi ng Bible, spiritual wickedness in high places, principalities, yun yung mga, kasi yung ibang mga demons kasi nakakulong, yung iba naman ay nagagala-gala. Yung una sa Bible yun. O, kaya may mga bagay na hindi natin nakikita, mga invisible things, angels, sa third heaven, kaya God created all, kaya wag kang mag-worry, pao-pao kung wala kang, kung sila ay nag-fan sa trabaho, mayroong inggitan, o ano man ay, don't worry because for with God, all things are possible. At ganoon sa bawat isa. Kung nga is termunit ba na ATM nakasangla, ay nila nga ATM nakasangla, because sa mga loan, wag mag-worry, God can supply, God can provide. Basta may trabaho ka lang, ang lahat ng mga utang natin, basta may trabaho ka, susubing ka, nabigyan ng Panginoon na trabaho, mababayaran yan. Kaya ako ay, hindi talaga ako nag-autang. May utang ba ako sa inyo? Naisip ko, may utang kaya ako? No, hanggat maaari kung ako magbili, ginakas ko na kagad. At hindi ako nag-uutang sa home credit. Kasi home credit, more or less 100% ang tubo niyan. No? No? Ganun. Kaya, mas maganda walang utang. Sabi ng Bible, owe no man. Oh. Kaya, pero kung may trabaho ka, hindi ka na yun mautang. Pero, kung may bibiling ka, makukuha mo lang bagay niyon, uutang ka, ay mali naman yun. Sabi nga ng isang presidente ng Amerika, para hindi tayo maging in trouble ang ating buhay, ang ating economic status, don't expend more than your income. Ibig sabihin ko, ang income mo ay 10,000 lang. O 5,500. Ang income ko lang ay wala akong sweldo, walang allowance, walang support, honorarium lang. 5,500. O, imagine nabubuhay lang ako sa 5,500 isang buwan. Ay, ang gasolina ko niyan ay 2,000 kaagad. May daywa pang gasol dito sa Mission House, sa housing. O, tapos may mag-grocery ka pa. Tapos mag-support ka pa sa mission, baon pa ng mga bata, tapos bayad sa kuryente namin sa housing ay 500 plus, dati 400 plus lang nga dati, magtaas na nga ni, may tubig pa, kaya nga kami sabi ko sa kanila, nang tipid tayo ha, ang atin lang ang ulam, kwan lang, kangkong. Kaya ang ulam namin ay kwan lang yung kangkong na may tuyo. Adubong kangkong lang. Misa naming ulam lang ay kwan lang ng sardinas. Siyempre, yun lang ang income mo eh. 5,500. Pagkasayang mo yun, kaya tipid-tipid. Diba? Siyempre, ang ating offering dito, kung hindi kasama ang offering namin, ang offering naman natin dito ay more or less 300 every Sunday. Pero nung nakaraan, 198. Aring offering, more or less 300 lang.
ay usually yung offering niyan eh, binibili man niya ng pagkain at ipapakain din sa inyo. O dito lang yun, pero sa ibang churches, pag nag-offering ka, hindi kayo makatikim. Offering wala. Pero dito, yung offering natin, kinakain din natin. O, nabili na kagad kainan ng ulam. O, di ba? Gita naman yun, o. O, di ba? Sa ibang church, sisimba ka lang. O, tapos uwi kang gutom. Pero dito, busog ka na spiritual, busog ka pa physical. O, di ba? Dito lang yun sa atin. Kasi naging parang kultura na natin yan. Kaya kung tayo ay minsan naintindihan na natin yun kung anong oras tayo umpisa, kung malilit tayo. Kasi hindi lang inasikaso yung physical, hindi lang inasikaso spiritual, pati physical pa natin na pangailangan. So praise the Lord na gano'n. Okay lang yung pag ganito lang attendance natin, mga more or less 20 lang. Okay. Pero kung mga 50 na tayo, 100, makakain pa rin pero pan lang tag mga datihan lang. O, wala na rin ba? Tag original lang. Pabihinin lang. Pero lahat yung makakain basta mga anniversary or makakain lahat big day, magdala ng kanya-kanyang pagkaon. Yan. So, yun. Wow! Kakain na tayo. Manug 12 na. Pero doon sa born again, nakatinaw sa Kalokan, ang tapos himba namin ay alauna. Pero ako, pero hindi ako ganun na alauna. Doon naman sa Manila, may conference sila. Alas 12 na ng ating gabi, hindi pa tapos yung kanilang preaching. Kaya, ang kanilang hapunan, alauna o alas 12 na. Sa kanila yun, kaya, bo, pag doon ako maka-attend ay bo, bas hindi ko takakayaan. Hindi na dapat may baon ako Skyflix para patago na kayo. Para, siyempre, nasanay kasi tayo dito na pag oras na ang pagkain, kain na tayo. Oh. Pero tapos na naman ako eh. Nasa third point na tayo. Kaya, ang Diyos ang may likha ng mga invisible things, angels, third, nandun ang Panginoon. Sa mga bagay na sa third heaven, ang Diyos ang may likha niyan. God created all. Kita mo ang Diyos, hindi niya rin ginawang robot yung mga angel. Hindi niya ginawang robot, pati ang mga tao. Binibigyan pa rin niya ng free will. Alam ng Diyos na makakasala si Lucifer. Kasi siya ang pangalan na nawalang E.L. Kasi lahat ng may E.L., ang E.L. kasi pangalan ng Diyos, Gabriel, Michael, ano pa pala ng mga angel. So, ganun. Robot na yan. So, God gave His begotten Son also predicted our needs. Kaya sa Romans 8:32, robot na siya. Napastop na ako. Romans 8:32. Sabi dito sa Romans 8:32, Romans chapter 8 verse 32, dito na ako magtatapos na verse. Sabi dito, He that spared not His own Son, He that spared not, hindi niya pinagkait ang kanyang anak, sariling anak, but delivered Him up for us all. Binigay sa atin, how shall He not with Him freely Him thou freely also freely give us all things. So, ibig sabihin, kung binigay niya si Jesus Christ sa atin, di ba kanya ibibigay rin natin mga pangailangan? Anong arong pangailangan niyan? Spiritual, material, financial, good health, trabaho, talino, kalusugan. Kaya maging hopeful tayo sa Diyos. Hopeful to God. Live joyful, wisely, live lovely, holy, and gladly serving the Lord. Let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you po at pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalaan niyo po aming mga loved ones at salvation ng mga Israelites, ang mga loved ones. Pagpalaan niyo rin safety, protection, good health si Mayhaydi, Amelie, Sister Prince, Tumuni, Plinde, Papa Guna, Kipit, Gar, Sibum, Aga, healing kay Richard, healing kay kaluban mo kay Chris Davine. At ganun o Diyos, magpalaan mo rin yung aming mga kalusugan, magpalaan nyo rin yung giving, magpalaan nyo yung mga Pasko, Village Missionary. Magpalaan nyo po ang bawat isa, at ang mga bata, sa mga hindi ko nabanggit, kayo po mag-bless kay Pao Pao ng work,
kaluban sa kanyang mga kaibigan, kanila source of income, kay Sir Munit, makapana rin sa kanyang kanyang itiin, mabayaran at tulang sa kaibigan nila, mabayaran din ang mga pagkakitang liberty, Panginoon. At bagay patuloy, kay nahindi kayo namuli, safety protection sa mga bata. At kanyang o Diyos, i-prevent salvation sa mga Israelites. Pagpalaan niyo rin, Panginoon, si Pastor Gabriel Vigo, ganun na ang church decision, world first world mission dun sa amin ng kapis sa Diyon, ang Diyos mo rin, Panginoon. Palaan Pastor Yuli, Pastor Nabi, Pastor Jim, Pastor Jis, Pastor Adam, Pastor Jagan, Pastor Erol, Pastor Nani, Sapira, ang mga pastor pa rin, Pastor Christy, Pastor Chalibio, at mga pastor, dito sa Aklan, at sa ibang mga probinsya. Palaan niyo, Panginoon. Palaan niyo, Panginoon. Bawat isa, tulong niyo, Panginoon, at yung magkaloob ng mga pangilangan at trabaho sa bawat isa na kaluban mo, maging prepare pa maka-work sa kaluban mo, Panginoon. At salamat din kay Iber, kasama namin sa Iblis mo siya, at salamat in Jesus Christ name, Iblis na aming giving at physical po. Jesus Christ name, salamat po. Amen. Amen. Good morning. God bless.